na natin, guys. Ito yung kanyang packaging. Gay din ito sa atin. Yan, mamaya-maya is ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga laman netong plastic na to. Ito yung mga ilan sa mga favorite kong mga tinapay. Oishi? Oishi. Di nagsisinungaling yung bata. Oishi, dati. Okay naman, guys. Masarap sa pag-vlog. Bukod sa nakakatulong ka na i-promote yung mga negosyo, especially yung mga nag-online selling, ganyan. Is nakakakilala ka ng mga kaibigan, nakaka-try ka ng iba't ibang mga products. At the same time, is natutuloy mo or natutulungan mo silang mas maging ano, ma-achieve nila yung mga gusto nilang ma-achieve para sa negosyo nila. Kumbaga, is nagiging instrument ka sa pagbuo or maging nagiging isa kanilang stepping stone sa pagbuo or pagkamit ng kanila mga ano, goal para sa kanilang negosyo. Kanyang FB page, guys. So, kung gusto nyo is, i-check nyo na lang siya. I-open ko na rin or ipapakita ko na rin sa inyo kung ano yung natanggap ko sa isa ding nag-online selling dito sa Japan or online seller na Filipina dito sa Japan. Yung mga in-online sell naman niya is mga pagkain naman. May mga manok siyang binibenta. Meron din siyang mga binibenta katulad nito. Mga tinapay or mga pastries. Meron din silang mga cake. So, yun siya. Yung pinakauna ko lang talagang gusto is yung ubi bars. Alam niyo ubi bars? Yung ganun. Parang hindi ko kasi yung nakakain na. Matagal na nung umuwi kami Pilipinas. Hindi ko siya na-try makain. Tapos, lately is, may nakita ko nag-post na kaibigan ko sa Pilipinas. Tapos, sabi ko, wow, sobrang na-miss ko to. Parang last time na nakain ko siya is elementary pa lang ata or high school. Parang baka high school naman. Yun siya. Pero tanda ko pa rin yung lasa niya, yung sarap niya, yung ganun. Tapos favorite ko talaga siya kasi masarap talaga yung ano, pagkatinapa niya. So yun siya. Binigyan ako ni ate. So shout out ko si ate. Ate Sheila Sasaki. Saisaki. Wait, check ko. Para tama yung masasabi ko sa inyong name. Kasi si ate is wala naman siyang online store. Parang ang pagpo-post niya is through FB lang, mga kakalala niya sa FB, yung mga ganun or mga friends niya sa FB, mga malalapit niyang kaibigan na Pilipino. Yun lang muna yung mga pinagbebentahan niya. Gawa nang siya is full-time mom din and parang sinasideline niya lang tumagantugantong pag-online sell. Parang hilig niya yung mga pagluluto or pagbibigta. Sinabay niya na rin yung pagnenegosyo. So, again, yung pangalan niya is Sheila Sakaki pala. Sakaki. So, ililib ko na rin yung kanyang FB page or yung kanyang social account kung meron pang iba. So, ayan siya, ate. Maraming salamat dito sa binigay mo. For sure is masarap na masarap to. Nung una is naalangan pa si ate kasi sabi niya, baka hindi niya daw makuha yung tabitay ko or yung lasang gusto ko. Pero sabi ko, ate, kahit ano pa yan, lalo't bigay yan, syempre, at ano siya, labor of love is okay na okay yan para sa akin. May nag-doorbell, guys, wait lang. Nakatayo, guys, kasi may nag-doorbell. May dumating na naman. Hindi ko alam kung kanino galing, pero siguro isa separate na vlog ko na lang yun, kung ano yung items na yun. Pero hindi naman siya, ano, hindi siya pagkain. Ano, para siyang, ewan ko, gamit siguro. So, isa-separate na vlog ko na lang. Kasi gusto ko nang kainin itong binigay ni ate. So, hindi ko na siya isasama dito sa ating vlog. So, sabi ko nga sa inyo, originally, ang tabitay ko lang or ang sinabi ko lang kay ate na gusto ko is yung ubi bars. Kasi, yung bentahan nito ni ate, syempre, parang kumbaga is, tama naman yung pricing niya. Kumbaga is, parang syempre nakakahiya naman na kunin ko siya ng libre. Parang ganun. Syempre, diba, pinagkakakitaan ng tao. Tapos, ganito yung mga sample ni ate. For example, ayan, diba, ubi bars na ubi bars. Itong 5 slices na to is sa pagkakaalam ko is binibenta niya ng 500 yen. So, syempre guys, reasonable na yun siya guys kasi yung mga ingredients nito is syempre, ano din, kumbaga is imported din, gawa ng, hindi naman to ano local Japanese na food. So, ayan siya. Nilagay na rin ni ate sa gantong packaging and nakasaran wrap siya. So, actually, dalawang pack yung binigay ni ate sa akin. Pasensya na kasi akin na dyan. Tapos, 5 slices talaga siya guys. Tapos, natikman ko na yung isa. Pero, tikman uli natin or ipakita ko uli sa inyo kung ano yung itsura niya. Pero bago yan, pakita ko na muna yung iba pang binigay ni ate. Nabebenta din si ate ng Yema Cake.
Siguro tama naman ako na yema cake siya kasi sa pagkakakita ko yung mga ganito, yung mga binibentang yema cake. Tapos ganyan siya. Yan siya. And this one is 500 yen din. Hindi ko na lang din alam kung depende kay ate kung nakikipag-meet up siya or tao na to kung pwede din siyang isend through JP Post, yung mga ganun. Kung pwede ba siyang isend ng gamit yung ano, tao na to, para bang sabihin yung mga paano ba sabihin? Sagawa yung mga ganun. Hindi ko pa alam kasi nga parang imakara pa lang or parang korekara pa lang siya ate nag-start. So, yung mga kanyang mga buyer pa lang or yung mga suki niya is yung mga taga dito pa lang sa amin. Another, tinagbigay na naman or binigay ni ate is ito, nakalagay sa ganto. Nung pagkabigay pa lang ni ate, nagulat na ako. Sabi ko, ate, ang dami. Sabi kong ganun. Kasi, sipin nyo, binibenta to ni ate per items or per tinapay na to is binibenta niya ng 500 yen. So, 4 packs yung binigay niya. So, i-times niyo yung 500 yen sa 4 items or 4 packs na binigay niya. So, mabibenta niya na sana yun ng 2,000 yen, pero binigay niya sa akin yun ng libre. Sabi nga niya sa akin, tikman mo muna be kung magugustuhan mo. Siyempre, hindi tayo tatanggi sa grasya at the same time is, ito na lang din yung way ng pasasalamat ko for ate. Siyempre, yung effort and yung appreciation, yung parang ganon. So, ito naman siya, pakita ko sa inyo, ito yung tinapay na binigay ni ate. Yan siya, nakalagay din siya sa ganto. Yung parang pandesal style sa atin, di ba ganto din yung lagay ng mga pandesal sa atin. Pero yung sa atin is parang mas pahaba, parang pa, ano siya, rectangle, yung ganyan siya. Ito is patayo eh. Tapos, hindi ko alam kung pandesal lang to na futsu, kasi meron din si ate binibenta na pandesal and ube pandesal. Ube pandesal dyan ay. Pandesal, nagbibenta din pala siya, ube pandesal and, paano ba? Cheese pandesal, yung may cheese sa loob. So, ayan siya. Ito yung pandesal ni ate, ganito siya sa loob. And, 4 pieces siya. Hindi ko lang alam pa pag binibenta niya to kung apat na peraso din, for 500 yen. Basta yung binigay sa akin ni ate is apat na peraso ng pandesal. Tapos tinan nyo naman, ang cute, diba? Kuhang-kuha yung pandesal, tapos meron pa siyang mga tawag niya. Ano siya? Cheese pandesal. Meron siyang cheese sa loob. Ayan siya, oh. Tapos, ang binili na lang sa akin ni ate is, bago ko siya kainin, is, initin ko siya sa oven. Siyempre, diba, mas masarap yung tinapay pag mainit. Pero, itong ube pandesal is, ube pandesal, itong ube bars is, hindi ko na yan iinitin. Kasi, nung natikman ko na yung isa kanina, sobrang sarap niya. So, ayun na nga siya. Pakita ko naman sa inyo, or tikman naman natin, ng sabay-sabay kung ano yung lasa ng mga binigay ni ate. So na guys, na-plating ko na siya and titikman na natin. Sabayan nyo akong tikman, pero natikman na to nila papa kasi nakain na nila yung tatlong ube bars. Tapos ako naman yung titikim for now. So mag-start siguro ako dito sa ating cheese pandesal. Itong cheese pandesal na lang unahin ko, gawa ng syempre, diba? Matamis tong ube bars, so baka hindi ko malasahan yung pandesal kapag inuna ko yung ube bars. So ayan yung ating pandesal. Yan siya. Siguro yung size niya is, kasing laki ng ano ko, kamay ko or ng aking kamao. Magkasing laki sila. And may cheese siya sa loob. Bango. Tapos meron din siya yung, alam niyo yung sa pandesal. Yung parang, anong tawag sa ganito pa sa pandesal? Yung parang siya may mga, yung ano yun, yung mga ganun-ganun. Yung mga, basta ano, parang, anong tawag nun? Basta yung parang, maliliit-liit na part ng pandesal. Ganun. Hindi ko alam eh. Basta get nyo na yun kung nakakain ka ng pandesal. Masarap bagay sa kape. Kaya hindi ako nagkakape. Malambot yung tinapay ni ate. Tsaka ano. Malambot siya and hindi siya mahangin. Hindi siya mahangin na klase nung tinapay. Masiksik ba ganun? Masiksik siya. Pero hindi ko kasi ubusin tong pandesal ngayon kasi diba mas masarap siya kainin ng hapon o kaya ng umaga. Kasi gabi na ngayon. So ihintay ko siya para bukas agahan namin nila papa. So tikman na natin tong pinaka gusto ko talaga. Wait lang. Naman siya guys, pag suot mo yung sleepwear from I Can Trendy Sleepwear. Ayan siya. Kita naman, visibly naman na nakikita na yung kanyang tela is silk siya. Ayan siya. Which is fan ako ng silk na mga klase ng tela. Kasi masarap siya sa pakiramdam.
Or parang alam niyo yun, parang dahil malambot siya, tapos makinis siya, yung parang ganun, parang glossy ba, parang ganun yung style niya. Makinis, parang ganun. Is masarap siyang ano, masarap siyang hawak-hawakan, lalo syempre pag kagabi, hawak-hawakan ni Papa Char. So yung size na to is ako is kinuha ko is yung size M kasi tinanong naman ako and available naman sila I can trendy sleepwear sa iba't ibang size, small, medium to large. Ewan ko kung meron pa silang XL or XXL. So, kung gusto nyo malaman or kung gano'n yung mga sizes na gusto nyo kunin, is mag-personal message na lang kayo sa kanila or direct message. Pero itong suot ko is, ano siya, medium size na yung kinuha ko. Pero feeling ko naman is, pwede pa rin naman ako sa small size. Kaya lang, mas prefer ko na lang na mag-medium ako para kahit pag nagbuntis ako uli is magkakasya pa rin siya. Tapos, siguro sa height ko, kung kayo ay katulad ko na sa mga 5'4", 5'5", ganyan is, yung pants niya is sakto hanggang baba siya. And yung sa kamay naman, yung kanyang manggas, is sakto din naman na hanggang sa pinaka bago ko magpalad. So, ayan siya, ganyan siya. And pagdating naman sa pants, Doshla, si Aki nagawa siya ng, ano niya, dinosaur, napipigon siya. And pagdating naman sa pants, or dito sa kanilang ganto, garterized naman siya, kaya for example is magbuntis din ako or kung buntis kayo or medyo mag-gain kayo ng weight or mabawasan kayo ng weight, hindi makakapag-alala na hindi na magkasya sa inyo kung nakabili na kayo kasi garterized siya. Sa likod na part is ganyan yung haba niya and okay na okay naman. And ang maganda sa kanya is tingnan nyo, may mga lining siya na white which is parang mas naging ano, mas maklasi siya tingnan, parang ganyan, parang mas klasi siya or mas ano siya tingnan, maganda sa mata siya tingnan, hindi siya boring tingnan. So yan, and buttons lang siya ganyan, and yung kwelyo niya is ganito siya. Ngayon is nakatayo pa yung kwelyo kasi diba first time ko pa lang siyang nasuot. Ewan ko kapag nalabhan na kung nakatayo pa rin siya or ganito pa rin yung pagkatigas niya, ganyan. Or yung kanyang bagsak ng tela. Pero so far so good, and sa pakaramdam is maganda siya. Yung size is saktong-sakto, and yung mga tahi niya and yung mga buttons niya is okay naman, comfortable naman siya and madali naman siyang ikabit, madali naman siyang ilagay. Eto mga ganitong klase ng sleepwear is feeling ko pwede niyo na rin siyang, kunyari, magdidiligay sa labas ng bahay. Maganda naman din siya tingnan, hindi naman siya sabihin mo mukhang ano, mukhang awkward tingnan habang kung lalabas kayo ng bahay. So again, maraming salamat. I can trend the sleeper. So I sleepwear. So sa mga gusto ng ganitong klase ng sleepwear, guys, marami silang iba't ibang style, iba't ibang mga design ganyan. Ito yung kanilang parang basic na design or yung kanilang ano, standard na design, tama ba? And pwede niyo din tong palagyan ng pangalan or paburdahan sa kanila kung gusto niyo ano, mas ma-personalize siya. Sabihin niyo na lang bago kayo umorder. So yan siya, maraming salamat. Good night sleep tayo pag ganito yung ating suot. And kailangan mag-invest tayo ng mga magagandang damit pantulog kasi ano, maganda or pinaka-importanting part ng isang araw natin is yung pagtulog. Nakakapag-ano tayo ng energy. Nakakapag-charge tayo ng energy again. So, yan siya guys. So, ganito yung ubi bars ni ate. Diba, ito is binake to ng buo tapos ikakat niya para siya maging bars. Pero every cut ni ate is parang meron pa rin siyang naka-feeding or meron pa rin siyang ano, ube na flavor. Yan siya. Kasi minsan yung nakabila ko dati, syempre sa Pilipinas, lalo na mga pang-business is hindi na ganun kadami yung mga nilalagay nilang ano, palaman, yung parang ganun. Pero yung kay ate is, yan siya. Labas or bawat ano, sides nung ube bar is meron siyang feeling or meron talaga siyang ube. Yan siya. Tapos, ganito kalalaki yung bars niya. Siguro, mas mahaba pa sa daliri ko. So, yan mga 1.5. ng aking daliri, yan siya. Kasi meron pa dito sa taas, yan siya. And 5 slices. So, okay na siya. And meron din siya yung parang shredded na coconut or yung dried coconut. Yan siya. So, tikman na natin. Yan siya. Yung malaki na titikman ko. And yung texture niya is malambot. Sabi kasi ni ate is, hindi ito yung usual na ube bars na makikita sa iba. Kasi hinilagyan niya daw talaga to ng ube. At the same time is, tawag nito, paano ba sabihin yung sinabi niya kanina? Parang term ng ano yun eh, pagbe-baking. Basta may sinabi siyang ganung term nung ginawa niya to. Kaya sabi niya, sana is magustuhan ko. And special nga daw. So, yan siya. Let's give it a bite. Yan siya. Wait, di ko alam kung saan ako mag-start ito. Sarap. Gantong-ganto yung gantong-ganto yung ina-expect ko and yung tinatabitay ko na ube bars. Parang ube bars sa Pilipinas.
Kasi 'di ba yung gantong ubi bar sa Pilipinas, hindi naman siya fresh de bake. Alam niyo yun namang nabebenta siya nung kasama ng mga tikoy, ng mga iba pang mga tinapay na nakapak na hindi siya mostly mabibenta or binebenta sa mga bakery or fresh de bake. Kaya yung na-encounter ko before is yung medyo matigas na yung tinapay. Pero masarap pa rin. Pero ito kay ate, is malambot yung tinapay niya. Sakto lang yung tamis at the same time is nagustuhan ko may texture kasi yung parang ube na nilagay niya is malambot-lambot siya. Sarap guys. Bili na kayo 500 yan lang. 5 ube bars for 500 yan. Oh shit. Itong ube ay itong yema cake is next time ko na lang ipapakita sa inyo pag bumili naman ako yung ate. Pero for now is talagay ko siya sa ref para may dessert naman kami. So I'll be ending this vlog for today or for tonight guys. I hope is nabusog kayo dun sa pinadalang food ni ate Sheila sa Kakian. Umorder na kayo guys. And dito naman sa Trendy or I Can Trend This Deeper is umorder din kayo kung nagustuhan nyo or gusto nyo yung mga gantong klase ng mga sleeping wear or yung mga gantong klase ng mga damit. So guys, katulad ko or kahit naman saang mundo or panig ng mundo, pag may mga kapwa tayo Pilipino na nag-start ng business, nag-establish ng business or nag-umpisa pa lang nung kanilang mga business is, kung may maitutulong tayo or may maisusupport tayo, is gawin natin kasi sino pa ba yung magtutulungan. At the same time is, katulad ko, kung kaya natin i-promote, katulad through FB, through social media account, any means ng social media account, FB, YouTube, ganyan, or FB page, yung mga ganyan, or kahit sa mga word of mouth, yan, yung may sasabi natin na, uy, nagbebenta ng ganito si ganyan, yung parang i-refer natin sa kapwa natin Pilipino, yung mga ganun is, malaking tulong na yun para sa mga, ano natin, kapwa Pinoy, or mga kapwa nanay ko na nag-start mag-business or nag-sideline na kumita para sa kanilang pamilya or para sa kanilang mga anak. So, ano, parang tulungan natin sila or maging instrumento tayo para mas ma-achieve nila yung kanilang mga goals para sa kanilang negosyo. So that's it guys for this vlog. Kung nagustuhan nyo mga ganito klase ng vlog is don't forget to hit the like button and mag-comment down below na rin kayo kung ano pa yung mga gusto nyo makita para sa vlog, opinion nyo, or mga suggestion nyo para sa mga susunod nating vlog. And don't forget na rin na i-share nyo sa inyong mga kaibigan or sa inyong social media accounts. So maraming salamat guys at the end ko na to and para matesting na natin talaga kung sana abutin ang ating sleepwear na to. Kung mapapasaya ba natin si Papa Nox. Maraming salamat guys and oh yeah, sumi. Salamat!